Withdraw thy hand far from me, and let not thy bread make me afraid. Then call thou, and I will answer, or let me speak, and answer thou me. How many are mine iniquities and sins? Make me to know my transgressions and my sin. Wherefore hidest thou thy face, and holdest me for thine enemy? Wilt thou break a leaf riven to and fro, and wilt thou pursue the dry stubble? For thou writest bitter things against me, and makest me to possess the iniquities of my youth. Thou puttest my feet also in the stocks, and lookest narrowly unto all my paths. Thou settest a cling upon the heels of my feet. Isabay po. And he as a rotten thing consumeth as a garment that is moth eaten. Look again sa verse 24. Wherefore hidest thou thy face and holdest me for thine enemy? Let's pray. Lord, maras lang po sa inyong mga salita again. Salamat sa Bible quiz, Panginoon. I pray na masaya ng bawat isa. At nakita na namin, Panginoon, na kung paano mag-aaral talaga. At accept, Panginoon, ano yung limitation namin ngayon. But mali namin yung salita. Dahil as we study this, Panginoon, na lumalapit kami sa inyong kalooban, especially yung understanding about these things nakakabisado namin, naging familiar kami in many things, Panginoon. But I pray, ngayong hapon, Panginoon, sa aming pag-aaral ng salita, Panginoon, makita namin ang kalagayan ni Job at kung ano yung mga maling ginagawa sa aming mga kaibigan, Panginoon. At matuto kami dito, Panginoon, di namin, of course, gayahin. At makita namin yung mga specifics ng sinasabi ni Job kung paano ma-determine din, Panginoon, yung mga tao na may masamang intention, Panginoon, at maling gawa, maling gawi. At huwag gayahin ito, Lord. But tanggapin namin kung mayroon talagang ganun. But huwag din namin tanggapin na iyon yung tama lang. At alam mo din namin, adapt, Panginoon. So, kayo pong malulati at may taas. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Bilis kong salita kasi nga. So, 12:30 na. Well, okay lang po yan. Okay lang ba mag-extend tayo ng 7? Medyo. Saglit lang po, tapos nga 30 minutes. Okay, pero hindi to usual sa Job. Pero yung gusto mong umuwi na lang. Pero na sige, mga ganun po. Baka basta, ano, yung minimum naman natin, 40 minutes, ganyan eh. No? So, pero tatakayan natin siya medyo again, malalim. So, ang title po nito, yung sinabi po na dito kanina ay, nalagay ko na lang po dyan, why, wherefore po, why? Okay? Why do you hide your face? Ganun na lang. Okay? So, bakit ka nagtatago ng mukha? Ay, maganda to, ha? So, meron pong iba ay nahihiya lang. Parang kahapon, pinipicture na naman mayan yung mga bata. May iba, sobrang mahiyain. Ay, picture, picture. May iba naman, kahit walang camera, ganyan. Minsan dati, salamin nga lang, eh. Yung kilala namin ganun. Ay, may salamin, no? Iba naman. Yung, pero actually, iba yung, hindi lang... Pinag-usapan lang dito, hindi lang po yung pa-cute. Ang pinag-usapan kasi dito, medyo, ano, sabi kasi nyo, malalim. Kasi po, ulitin lang natin, hindi ko na ulitin yung lahat, basta nasa 30 na po tayo. So, Job 1 and 2, yung nangyari kay Job, na problema niya, siya'y sinubok ng Diyos, Satanas. Okay, inalaw ng Diyos. Pero after nun po, puro usapan na. So, si Job ay, of course, in a... in-express niya kanyang kadalamhati. Ano ba yung Tagalog ko? Basta yung mga naramdaman niya. Natututo naman tayo doon kasi mga talinong tao ito. Ang ganda ng guro, gagaling ng mga tao dati. Bukod sa matagal sila nabubuhay, guro, wala pang internet, walang games-games, walang kalokohan, walang may mga nakakabobong gawain ng tao ngayon. TikTok, di ba? Oh, bobo ka dun eh. Hindi mo alam kung nag-drive sa'yo. Ano ba yan? Ano ba? Iba na, puro yan. Puro, ano, payabangan. Ang gaganda po nung inaaral natin kung alamin natin kaya nga inaaral natin. So, tuloy na po natin, no? So, mamaya, balik tayo dyan sa team na yan. Bakit daw nagtatago itong mga to? Hindi naman nagtago ng mukha itong mga to. Anong ibig niya sabihin dan? Okay. So, tuloy tayo. Ito pong first two verses. Familiar po to sa mga speech ni Job. Especially yung sinasabi niya dito na sa 2, okay? Binanggit din po sa previous chapter, sa 12, okay? So anyway, sabi niya, lo, mine eye hath seen all this. Tuloy lang po ito, si Job yung nagsalita sa 12, siya din po dito, sa 13, no? So lo, mine eyes have seen all this, mine ear hath heard and understood it. So narinig niya, nakikita niya anong nangyayari.
At na-express niya po niya sa mga past chapters. Again, di nang perfect si Job, pero nakikita niya po yung mga intensyon ng kanyang mga kaibigan. At dapat natin gayahin po yun, no? Doon yung perception ni Job, kanyang talino. May sabi niya dito, what you know, the same do I know also, I am not inferior to you. Ito yung inulit pula from the last previous chapter. Na sabi lang niya, ang pag pinagpapalagay kasi nung ibang tao, eh ikaw Job, ano kayo, hindi ka maganong matalino. Kami ang painggan mo kasi kami ang nakakalam nito. So, ang familiar ko, no? Malala ko yung last, ano natin, yung last Job natin. Tapos yung umaga noon, ito nga po yung ano, pinakinggan kasi namin kanina umaga ni Bud. Para lang malaman niya rin. Kasi alam niyo si Bud, malapit kami. Alam niya kung, para malaman niya kung ano yung nangyayari. Okay? So, may mga tao pong ganyan. Ang tanong nga ngayon, anong gagawin ko, Pastor, pag sa palagay nila inferior sa'yo? Una, alamin mo kung totoo. Pag alam mo totoo, tanggapin mo. Kung hindi totoo, huwag mong ilagay sa utak mo na. Ano? Ngayon, madalas mong ginagawa yan ng mga, may mga style po yung mga, kasi yung, kahit yung mga salespeople, di ba? So, walang kinalaman sa binibenta sa'yo, o ano may cellphone mo? Di ba, papansinin pa nila yan. Si Bud, alam na alam yan eh. Si Bud, ano, Claudy. So, pinapansin pa, tapos magko-comment dun. Kala mo walang kinalaman, pero actually meron. For example, yung ginawa sa akin, nung, ano ba yung relos mo? Ang ganda niya na, parang, gusto ko na umalis eh. Kasi meron akong pinatulan na gano'n, parang may libre kang insurance daw. At binigyan lang ang papel, salamat. Pero ano yung chance na mamatay akong taon na yun? Isang taon lang yun. Tagal. O sige, pinakinggan ko siya dyan. Bago ko paalisin, binentahan ako ng ganun din, mas malaking insurance daw. Masabi ko naman, wala akong pera eh. Tsaka ayoko. Sa dami pinagsasabi, pinagpasagi, saan ka ba? Saan nagtatrabaho? Saan nagtatrabaho? May di ba, paalisin mo na ako, yan. So, hindi ko na sinabing gano'n kasi minsan madalas gano'n tayo, di ba? Ayaw natin maging rude. Anyway, ang pinapalabas niya mga yan, pag gusto ka nilang kontrolin, isa sa mga bagay na ginagawa ng mga taong gusto kang kontrolin, ano? I-influence yung iyong course of action, either bumili ka, sa example ko, iba naman ay sumunod ka, iba ay bumili ka ng ano. Ang ginagawa nila, isa lang to ha, ginagawa nila, pinapalabas nila sila ay mas superior sa'yo. Either sa talino or sa yaman. Yung mga ganun, maniwala ka. Anong dinadrive mong kotse? Ganyan. Ah, yun. Si sa akin, ganyan eh. Ah, ano kinalaman natin? So, yung mga ganyan. Yung iba naman, ay, yun nga. Iwasan nyo po yan. Amen? Kahit po kasi yun sa doktrina, ganun. Nakalala niyo si Baptist Day, di ba? Kasi sa ginawa niya, may mali siya. Ang dami bumabati ko sa kanya. O ano sabi niya? Huwag niyo nga sabihin ganyan. Hindi niyo kilala yung kausap niyo. 20 years ako nag... Ganyan-ganyan. Eh, ba't na lang din na pag-usapan na lang yung topic at hand, di ba? So, ganun po yan. Kaya ang ganda ng job. Yun, ito, na-touch niya lahat yun eh. Kaya niya sinasabi, hindi ako inferior sa inyo. Alam ko yan. Ang ginagawa niyo, ini-stylean niyo ako eh. Pag-usapan natin yung totoong nasa harapan natin. Di ba? So, kaya sabi niya dito, medyo mabigat to. Mga kaibigan niya to, pasabi niya, but he are forger of lies. Pag sinabi pong sinungaling, hindi nagsasabi yung totoo. Pag forger of lies, mas matindi. Gumagawa ka ng kasinungalingan. And ito, medyo weird to, no? Bakit napasok yung pag-physician po, mga doktor? Ganyan, no? Ba't napinasok sa usapan. Kasi nga po, alam nyo po ha, ito ha, hindi naman sa, wala, doktor pala dito, pero, alam nyo mo lang kung saan, obviously, yung mga medical, ano kasi ngayon, parang naging business, matagal ng business yan eh. So, kaya nga, kapartner nila yung mga ano, so, anong gagawin ni Jana, pag doktor na siya, pwede ka namang, yung pumasok talaga, may sakit talaga, yun ang gawin mong customer, singi lang kung ano yung tama. Itong iba, may mga hindi ano dun eh, may mga hindi satisfied sa nagkasakit, sa gagamutin, sa kabayan. Iba hindi eh. Gagawa ng, sabi nga nila, gagawa sila ng market. Natinig nyo ba yung term na yun? Gumagawa ng, ano yung gagawa ng market? Nabanggit ko na sa mga preaching ko, naalala nyo yung panghugas ng gulay. Nakalimutan ko yun eh. Naalala nyo ba yun? Sinakalala nun. Ano yung pangalan nun? Dapat malaman ko yung maganda illustration kasi. Basta gumawa, naalala ko sa Itbulaga yun eh.
pag nagpa-commercial ka sa Itbulaga, tapos may sasayaw sa'yo pa dyan, ilang minuto yung mahal ng bayad nun. So, ang gusto nilang nila, tayo for the rest, for tawag dito, for the longest time in history of mankind, pag naghugas tayo ng, ano, ng gulay, tubig lang, di ba? Kesyo, ang ano nila is, ay, may mga chemicals dyan, hindi malinis yan, dapat hugasan mo yan ng tubig, pero dagdagan mo itong produkto namin na parang asin na ibubudbud mo doon, para sabon. Kung madumi, hindi sabunin mo. So, ang gusto sabihin, gumagawa sila ng market, ibig sabihin, wala namang bibili nun, pero uutuin nila tayo na kailangan natin yon and therefore bili natin. Hindi yan? Okay, ha? So, ganyan po yung mga ano, yung mga gumagamot, okay yan, kung may sakit talaga. Eh, paano yung iba? Ay, naku, yung anak mo. Naku, namumula yung kung ano namumula dyan. Dapat yan, parang narinasan namin kay Peter yun, no? Kwento ko na naman tuloy. Mabilis lang kasi iba, bago eh. Si Peter po, 6 months yan. Buti maganda yung card namin nun. Ako. Sabi ba naman, doktora Christian daw. Doktora, babae. Naku, ubo ng ubo si Peter. Eh, si mamayan niya naman. Alam niyo na, mahal na mahal yung anak na. Maganda naman yung kaso. Sabi ng doktor, eh, ano na raw. Eh, confine. May, naku. Maliit pa yan, dapat yan. Ano? Eh, alam niyo na yung mga doktor, tatanong may card ka ba? May card, may pambayad ka pala, di confine mo kahit di kailangan. Yun yung sabi kong, physician of no value. So, gamutin mo yung may sakit, hindi yung walang sakit o gagawa ka sa rin. So, nabanggit ko na sa inyo yung tito ko, di ba? Yung inoopera siya sa isang, nakalimutan ko na pa sa diabetes. Tapos, bandang huli, sinisingil siya, ba't ganyan sinisingil mo? Eh, yung may kore kong ata sa mukha, kung ano man yun, sinama na! Eh, wala naman kasi na, eh, sayang naman sir, eh, pinatulog ka na rin namin, hindi, operahin, asar na asar yung, ano, eh. Galang tito ko yun, ano, ilalaw mo hindi? Dito, aldoa tayo, eh. Asar na asar, eh. Huwag ganun, eh, man. Ngayon, lalo sa panahon natin ngayon, di ba, plandemic, sino yan? Yan, si Fauci. So, walang kwenta. Ang ginagawa dapat ng mga kaibigan nila, mayroon na tayo dito, eh, dapat kinocomfort yung sabi natin may sakit sa emosyon. Kasi talagang nayari si Job, no? Pagsubok siya matindi, walang kwenta itong ginawa itong mga to. Lalo pa siya, parang ganun din, mga physician. Inakwento ko naman sa'yo, office mate ko, nanay niya, mas maganda yung card, maganda yung position eh. Ay, mayroong sakit na, operahin na natin. Kaya, anong kano mo, maximum, ano mo? Ang tawag doon, basta yun. Yung sa card. One, basta garang pag malaki yung position sa, ano, mataas yung position, malaki yung mamamax out mo. Minax out nga. Eh, nagkamali. Nakwento ko na ba sa inyo? Lagi yung nakwento yun, di ba yung na, ano, na comatose. Sising-sisi sila. Kaya pag nag-uusap kami noon, mabi, gano'n, laging, yun, ano, yung mama ko, ganyan-ganyan, ganyan-ganyan. Hanggang nag-resign na siya, nag-resign na ako, nag-chat kami, gano'n pa rin na, imagine mo yun. So, kung yung manggagamot ba to, ganun din minsan yung mga preacher. Mag-preach yan sa halip na magtiwala yung tao sa Diyos. Ano? Yung mga hindi King James. Yung mga sablay sa kaligtasan. Or may tama, mayroong mali. E di nalito lalo. Anong kwenta mo? Wala kang kwenta. Amen? Amen. Kaya ganun pagkaibigan nyo, ganito mga bata, kahit kayo, kahit sino kayo. Pag hindi nyo alam yung sagot, tumahimik ka na lang. Amen? Kung wala kang masabing makakatulong, at alam mo yun, huwag ka lang mag-ano, pwede ka doon, tumulong ako na makatulong mo, huwag kang mag-pretend, katulad ni Bilda, Zofar, sino pa isa? Elihu, later si, yung bata. Sino yun? Yun na yun, okay? Anyway, kaya sabi nyo dito, yun, kaya sabi ko, Eliphaz, hindi, yung, si, letter E dun yun eh. Yun natin Elihu. Eliphaz pala yun siya. Ayan. So kaya sabi nito, wala kayong kwenta, huwag na kayong magsalita. Oh, that you would altogether hold your peace. Yung sabi nun. Magsama-sama kayo, huwag na kayong magsalita. Tumahimik kayo, shut up. And it should be your wisdom. Parang sa Proverbs din, minsan,
a fool is counted wise when he ano daw hold his peace. So yeah, sasabi ko lang kanina, tama, 'di ba? Mga bata ganun po ha. Hindi ibig sabihin may nakita mo dito ng kailangan tulong, okay? Eh hindi mo alam gagawin mo, 'di ba? Sasabihin mo minsan humingi ka lang ng tulong. Huwag kang magsalita nang hindi mo na alam magsasabi mo, lalo na again kung nagpa-pretend ka na ikaw ay preacher lingkod ng Diyos. Amen. Tuloy natin, sabi niya, hear now my reasoning and hearken to the pleadings of my lips. So again, makinig muna kayo, parang ganun. Kasabi ka yan, hindi naman ay nakikinig eh. Paano nyo sasagutin yung aking sinasabi o yung aking kondisyon, mga tulungan, hindi naman ay nakikinig. Kasi yan, siya ay, bumabalik tayo last, ano ba, ngayon na silang akusisyon kay Job eh. Hindi naman naiintindihan. Kaya sabi niya, will ye speak wickedly for God? Nandiyan niyo ba yun? Ay, nirepresent ko ang Diyos, pero masama ako. For example, alam mo magandang false doctrine dyan. Yung, ano mo alam yung false doctrine? Eh, Calvinist, oh. Pwede rin yan. Pero naisip ko na yung bakla eh. For example, ganito. Ah, mahal ng Diyos yung bakla. Diba? Lahat ng tao mahal ng Diyos. Lahat tayo mahal ng Diyos. Kaya tumayin ka dyan, mag-office ng reprobate doctrine. Ikaw yung wicked. Kala mo, sinasabi mo, nire-represent mo ang Diyos. Kaso mali, sablay. Tapos ang kalabanin mo pa yung tama. Tapos papalabasin mo lang, magaling ka. Or yung tawag nila dyan ngayon is virtue signaling. Gusto niya ma-perceive ako na mabait ako. And talk deceitfully for him. Ibig sabihin, nanlolo ka lang, pero kunwari, sa Diyos ka. Ingatan niyo po yan. Ito pa. Babanggitin dalawang beses na, pero ito muna, sabi niya, will you accept his person? Will you contend for God? So alam niyo na yung accept person na mayroon tayo dyan mga preaching na. Ibig sabihin, respect of person or accept his person. Ibig sabihin, dahil mayaman, dahil anak ni ganyan, ganun, oy, tama siya. Ay, kakampihan ko siya. Huwag ganun. Yun yung negative. Okay? Pero yung positive pala dito kay sa Diyos. So, ibig sabihin, kung ginagalang mo ang Diyos, ano, way dapat, huwag kang ganyan. Pag accept his person, ibig sabihin, pag Diyos, ha? So, ma-recognize mo dapat ang Diyos, huwag kang magsinungaling. Okay? Will you contend for God? Makikipaglabang ka ba para sa Diyos? Maganda naman yun kung tama. Kung mali, mali. Eh sabi dyan, is it good that he should search you out? Or as a man mocketh another, do ye so mock him? So in effect, pag ikaw daw ay nagsasalita, kunwari, para sa Diyos, niloloko mo siya, di ba? Parang ano lang yan eh, 1 John 1, 8 to 10. Di ba? Ang sabi doon? Oh no, sin. Yung 10. If you say that he had not sinned, you make him a liar. Niloloko mo siya, sinasabi mo sinungaling ka. Sinungaling siya, bakit? Kasi yung sinasabi mo, hindi na pala align sa sinasabi ng Diyos. Sasabihin mo ito, sabi ng Diyos eh. Sabi ng Diyos, mahal niya lahat eh. Okay? So ngayon, kung talagang honest mistake, kasi naturuan ka ng mali, but still, pag kinakausap ka na ng tama, mag-isip ka naman. At huwag mong sabihin na, eh, narinig ko eh, yan ang tama eh. Tapos may sinabing tama yung kasama mo o yung kausap mo. Eh, hindi yan tama kasi, basta. Nakuha ba? So, para mo daw niloloko ang Diyos. So, huwag niyong gagawin yun. Kaya sabi dyan, is it good that he should search you out? Pag sinabi search you out, talagang nakatakot yung pag gano'n, di ba? Kaya lalo pag pinara ka sa sakyan, manayo ka lang, bibilang paparahin. Anong sakin nyo? Parang nakakatakot kasi baka may makita kahit alam mong wala. Baka may makita. Alam nyo naman yung mga yan. Sabi nga nung ano, uy, naghahanap ng mali. Ang maximum natin is 60. 61 ka. O kaya, 61, 60.5. O ganun, antindi naman. Hanapan ka ng mali niyan. Yeah, kahit may bangga lang, pag lahat ng batas inano dyan, nako. So, nakakatakot yun. No? Ngayon, mali naman sila. Pero ang Diyos, pag ang Diyos ang hinanapan ka ng mali, sa palagay mo, may makikita siya mali. Definitely. Kaya nakakatakot yun. Kaya sabi niya,
is it a good thing? Hindi maganda yun. Kaya, ang gusto niyan, para kayo, pag na yung ginawa kayong mali, anong gusto niyo, mag-sorry agad kayo. Tigilan niyo na kung ano yung ginagawang mali. Kasi, pag talaga nasagad ang Diyos sa'yo, ito ang tindi nito, ha? Ayaw mo huminto. Ha? Tapos, hahanapan ka niya ng mali, siguradong may ginsan mali. Kaya, huwag natin lolokoy ng Diyos, alam niya naman lahat. Okay? So, Tennis, He will surely reprove you. Yan, pag ang Diyos na ang nag-ahusga, siguradong papagalita ka niya. Lalo na sabi dito, yun ang binanggit kanina. Pero baliktad naman. Ito sa mga tao naman daw. If you do secretly accept persons. Again, yung sabi ko kanina, porque siya ay anak ni ganyan, kapatid ni ganyan, kamag-anak ni ganyan. Tapos tinatago mo pa. Ba't mo sinabing tama si Mayo, kapatid ni Mayo? Hindi ko naman sinabi. Wala kang pakailang kung kapatid siya eh. Diba? Parang erap. Walang kamakamag-anak, yun ang exactly yung ginawa niya, di ba? Kaya mas matindi yung parusa daw, parang sinasabi niya doon. So again ha, mga pagpanggap po to, mga friends ni Job, so huwag gagayahin. Shall not His Excellency make you afraid and His dread fall upon you? So yun, dapat may takot tayo sa Diyos. So sabihin, pag medyo na papalabas na, nalalaman na, lumalabas na ang katotohanan, nagisinungaling ka, huwag ka nang tumuloy. Amen? At yung iba actually, alam nila yan, kaya ang gagawin nila, gagawa sila yung paraan para hindi sila ma-expose. Ang gagawin ng iba, i-shift yung blame. Ganyan gagawin ng iba eh. Diba? Hindi naman talaga akong makulit. Kunwari, interesado ako sa church, pero hindi. Kaya pag may nagsabi si Pastor Amen, Amen na lang ako. Ganun yan, o kaya ano pa? Kunwari, ang marami tayo pwedeng gawin eh. Okay, kaya sabi dito, wala ka ba takot sa Diyos? Alam niya lahat yan eh. Yung excellency, alam mo po, matalino siya, alam niya lahat yan. Wala kang takot sa Diyos? So yan, yun ang tanong ko sa inyo ngayon. Isipin niyo yung kalokong ginagawa niyo. Lalo yung harapan. Yung iba yung kalokohan na tinatago at naitatago eh. Amen? Iba yung harapan pag kinonfront ka na. O, sabi ko, huwag kang ano ba, mari. O, Stephen, huwag ka na manunod ng ganyan, ha? Opo. As nahuli, ganun pala. Hindi naman niya alam yun eh. Alam ko pala, mayroon akong way para malaman. Di ba nakita na ang ganyan? Din, ako. Mas matindi ang parusa mo. Amen? Nasabi ko sa inyo, itong mga bata, kala nyo hindi kayo na-find out eh. Alam nyo, isang tingin ko pa lang sa inyo, alam ko lang, interesado kayo, anong balak nyo dito. Amen? So, magkukunwari ka pa. Ngayon, pastor, eh, talaga ako na, hindi akong interesado sa Diyos. Andito lang ako dahil wala akong magawa sa bahay. Gusto ko lang magtago. Ganito gawin mo. Anong tama? Huwag na lang umaten. Hindi, mali pa rin yun. So, gawin mo ngayon, gawin mo mag-interesado ka. Bakit? Hanapan mo yung dahilan. Kaya nga lahat ng ginagawa natin, sinasabi nito, papunta dun eh. Diba? Ganun ginagawa ko siya. Pag alam kong hindi naka-interesado, bibigyan ko yung dahilan. So kung saan kayo ngayon, tulungan nyo ako minsan kasi hindi ko alam eh, kung anong nasa utak nyo eh. Pero yun ang sinusubo kong gawin. Kung hindi nyo tutuloy sarili nyo, wala akong magagawa. Diba? So yun nga, basta ang point lang dito sa part na to, at least naman, pag na kasi nag-uusap na sila eh, nag-aano na sila eh, nag-check siya sila eh. So kasi sinasabi ni Job, ganito kayo, diba? Nasabi niya kanina, wala kang kwenta eh. So pag sinabihan ka na ng ganun, ba't siya kaya nasabi yun? Mag-isip ka naman. Kung sinabing, parang sinungaling ka, hindi naman, parang tanggi ka agad, huwag ganun. Isipin mo, bakit niya sinabi yun? Amen? Okay. So, kaya your remembrances are like unto ashes, your bodies, the bodies of clay. Parang sinasabi lang, ganun din, walang kwenta. Ashes, of course, walang kwenta, tinatapon lang yun, di ba? Hinahangin lang yun. Bodies of clay, parang kayo hindi buhay. Parang, alam niyo yung kausap ko, parang kausap ko, pader. Alam niyo yung isabihin nun? Kinausap ko si ano ba ang gusto ko? Kinausap ko si, ano, parang akong kausap, pader. Ano yung isabihin nun? Walang response, or may response, walang kwentang response. So, wag gano'n, pwede ka naman kung talaga, hindi yan, magtanong. Maging tao kang tunay. Be honest. Kaya sabi ito, hold your peace, let me alone that I may speak and let come on me what wisdom. Mabalik nga last, ano no?
sa chapter 12. So nakaranasan ako ba yung gano'n na hindi na kayo pinagsasalita? Bakit kaya? Ba't di ka pinagsasalita? Kasi ako lang ang dapat magsalita. Kasi ako si Hitler, di mo alala. Yung iba kahit hindi Hitler, asal Hitler eh. Madalas ay hindi, alam nilang mali sila. Pag nagsalita ka, may expose sila. At lalong mabubugbog yung konsensya nila. At even worse, may expose sila sa ibang tao. Ganyan po yan. Kaya sasabi ni Job Hoy, kasi napagsalita naman siya, pero parang na-imagine ko dito sagutan eh. Hindi pinapakinggan yung sinasabi niya, kailan lang inukwento ko, ganyan natanasan ko yan, di ba? Kaya ang ganda sinabi niya, Hoy, wait lang! So, ano, let me alone, subo, pakinggan niyo naman ako. And then, sabi niya, wherefore do I take my flesh? Ito matindi, ano yung sabi niya? Wherefore do I take my flesh in my teeth and put my life in mine hand? Ano yun? So alam niyo na yung kondisyon na ni Job. Siguro sabi natin, siguro magsalita lang, nahihirapan na siya eh. Bakit ka pa magrarason pag ganun? Kung nahihirapan ka na. Kaya, alam niyo na yung flesh, teeth, yung kanyang buhay nasa kanyang kamay. Ibig sabihin, parang mamatay na siya eh. At pag nagrason pa siya, mapagod siya, may stress pa siya, baring, yun ang kamatay niya. So, tanong niya ngayon, bakit ko pa ginagawa to? Ba't pa ako nagrarason sa inyo? Sa palagay niyo, ano? Bukod sa ba, hindi lang ba para masulat ang Book of Job? Ikaw, pag parang, yan, pag nag-soul winning tayo, yun, nung isang araw, kahapon, yung ano nga, na taniman ng Jehovah's Witness, ba't pa tayo nandun? Di ba, ito sabi, di ba sinabi, ila, ano pala, sabi, wag na, next time na lang. Kasi gumagawa ko ng paraan para ma-accomplish ko pa rin yung sanang ma-accomplish ko na maligtas yung tao. So si Job po, ganun din siya eh. Alam nyo kung di na nasulat yung Book of Job, lagi siya sabi sa inyo, ang daming doctrina dito na actually na-port sa ibang part of scripture din. Hindi lang alam na iba yan kasi hindi nila ito kinukuha eh. Hindi nila ito nag-aaralan. Pero actually, ang dami nito na-influence din yung iba. Makikita nyo yung influence yan pag kayo ay nag-inaral nyo yan. Ngayon, kung di na si Job, okay, ayaw nyo, ano, sige, magsalita lang kayo, di lang magsalita. Parang hindi na maubos ang energy ko, mamatay pa ako dyan eh. Hindi, sabi niya, bakit ko ginagawa ito? Kaya sabi niya dito, though he slay me, yet will I trust in him, but I will maintain mine own eyes. Kanina, hinahanap ko ito, naalala ko itong verse na ito, naalala niyo ba ito, bad? In-explain ko ito, kaya hindi ko maalala kung kailan. Kaya nga tinitingnan ko, parang na-preach na ba ito, hindi pa. Ulitin ko na lang, sige. So kahit daw patayin niya ako, nagtitiwala pa rin ako sa kanya. Very famous verse po ito. Okay? So sinabi po ni Job yan, kasi ganun po tayo. Parang si Abraham na naman, alam niyo naman yung papatayin niya si Isaac, kasi sabi sa kanya ng Diyos eh, i-offer mo yan, siyempre papatayin. Nagtiwala siya, pero hininto naman siya ng Diyos bago mangyari yun. So, ganun yan. Alam niyo yung iba, pag na-threaten na, kunwari, ay, sabi ng Diyos, wag magnanakaw. Naku, mamamatay na ako, gutom na ako, magnanakaw na lang ako. Pero sinabi niya, mali yun. So, nagtitiwala ka ba sa Diyos pag nagnakaw ka ngayon? Kasi mamamatay ako eh. Hindi ka nagtiwala sa Diyos. Kaya ang ganda ng attitude ni Job. Kahit ako'y patayin niya, ako'y magtitiwala sa kanya. Kasi tama naman, ano bang, sino tayo titiwala mo? Hindi ka niniwala sa Diyos, kung di totoo ang Diyos. Anong pakinabang natin? Eh di wala rin. And then niya, medyo ano to ha, sakdulan. So kaya palang tiwala na dapat natin meron sa Diyos, kahit ikamatay mo. Amen? Kasi lalo na kung naglilingkod ka sa Diyos, ikakamatay mo yung paglilingkod mo sa Diyos, di ba? Natakil na sa Timothy, kina Epaphroditus, di ba? Eh, siya naman may hawak niyan eh. Kung may reward ka naman, mamatay din naman tayo lahat. Kailangan magitiwala sa Diyos. So, ngayon na. Yan ang example po ni, again, ni Job na I believe, alam dito ni Paul, alam dito ng mga lingkod ng Diyos. Yung iba, sinundan nila to. Okay? Ano yung, but I will maintain mine own ways before him. Naalala ko na, diniscuss ko na to eh. Ibig sabihin po niyan, dahil kasi pag nagtitiwala ka nga sa Diyos, may mga bagay na hindi mo babaguin. Okay? Yung ano, yung
paraan mo talaga na alam mong tama, tuloy lang. Yan ang ibig sabihin yan. Amen? Kahapon lang po, alam nyo na, every time na tayo nag-JJX, sa layo nito, lagi ko po naiisip yan, tutuloy pa ba natin to? Tutuloy pa ba natin to? Ano yung pwede natin gawin kung umalis tayo doon? Lagi po yan. Pero naalala ko yung dahilan bakit tayo doon. Ba, nag-decide tayo noon, kaluluwa to, may opportunity, medyo magastos pero maganda ang tawag na prospect natin doon. Bagong church, extension man or what. Yun ang dahilan eh. So anong gagawin natin? Maganda yung dahilan, tuloy lang. Amen? You maintain your way if that is right before God. Okay? So ito, parang kadugsong nito yun. He also shall be my salvation. Kung sakaling sumablay, sino magliligtas sa akin? Sino mag-deliver? Sino tutulong sa akin? Ang Diyos. Bakit daw? For an hypocrite shall not come before Him. Ganito po yan. For example, kunwari, mayroon nag-aaway sa inyo. Kunwari. So, maganda. So, kilala nyo ako. I-assume natin, ha? I believe, syempre, ginagawa ko, just ako. Hindi ko kakampihan yung mali. At hindi ko parusahan yung tama. Okay? So, ngayon, anong gagawin nyo? Kunwari, kinakabahan ko natin. Kayong dalawa nag-aaway. Sabi mo, nagnakaw siya kasi nakita yung cellphone ko sa bag niya. Ano man yan. Eh, si DM, alam niya, hindi totoo to. Eh, sabi ni Baso, lumapit kayo dito. Magkakaalaman tayo. Lalapit ka ba? Dapat kung nagtitiwala ka na wala kang ginawa una, tsaka sa akin. Alam mo na kahit yung ebidensya, parang mali ka na kasi nakita sa bag mo eh. Alam mo, ang Diyos ang magja-justify. Alam niya yan, and therefore kahit yung ebidensya, parang frame ka. Di ba? Alam niya yung frame up. Tinanamin ka ng ebidensya. Kilala mo ang Diyos eh. Malalaman niya yan. Kaya huwag kang malulungkot at huwag kang matatakot din. So parang ganun kasi ginagawa sa aking mga kaibigan niya, pine-frame siya sa salita lang. Alam ni Job, hindi ko naman ginawa yung binibintang niyo. Kaya sabi niya, I have ordered my cause, I know I shall be justified. Who is he that will plead with me? For now I will hold my tongue, I shall give up the ghost. So yun nga, parang gusto niya mamatay. At kung wala mang magtutulong sa kanya, hindi wala. Okay, hindi siya magsasalita ng mali. Okay, sinabi lang diyan na parang hindi siya magsasalita, pero obviously, hindi pa siya nagsasalita eh. Obviously, ang temptation kasi pag ikaw ay minamali, 'di ba? Magsalita ka, patulan mo 'yung palaban mo. Which is 'yung iniisip ko for the past ilang weeks. Okay, kasi nga nagawa akong blind item. Oops, wala sila diyan. Withdraw thine hand from me. And let not thy dread make me afraid. So pag sinabing dread, takot lang din yun. So sinong kausap niya? Yung mga friends niya. Pag sabihin niya, huwag niyo na akong, huwag niyo na akong pakialaman. Diba? Kasi yung sinasabi niyo, oh Job, may mali ka talaga, magsisi ka na, mag-confess ka na, kahit wala. Pag sabi niyo dyan, wala naman eh. Pwede ba, huwag niyo na akong pakialaman, parang ganun, or ang tawag niyo sa Tagalog, lubayan niyo na ako. Then call thou and I will answer, or let me speak and thou answer me. So parang nag-aamon na naman siya. Kung hindi mo ako lulubayan, sige, mag-usap tayo. Parang yung pinag-usapan natin last time na naman, kasi may nag-aano sa atin. Nagbibintangan tayo kung ano-ano. Ayaw naman tayo kausapin. Sabi, nausap ko na yan eh. Binablank ko naman. Hindi ka pinapakinggan. So bali, wala. So, ganyan po yung mga challenge kahit po sa New Testament ni Jesus. Minsan, pag alam niya may matututo sa kanyang diskusyon, sagutin niya yung dapat niya sagutin, and then may mga matututo. Maaring hindi lahat, maaring yung mga pinibot ko niya hindi matututo, pero iba rin matututo. Kaya ganyan po yung challenge niya. Kaya huwag kayong pag may chila-challenge kayo, may nag-challenge kayo, nag-challenge kayo, tama ba yan? Ganyan-ganyan. Ito si Rain, di ba? Iwas kayo pag hindi nyo alam. Okay? Pero kung alam mo tama, minsan dapat hindi ka rin yung atrasado agad. Kasi dyan nagkakaalaman po. Tsaka makikita yung attitude mo kung ano, gaano yung pagmamahal mo sa katuwiran para kanina umaga. Kung gusto mo yung tama, i-pursue mo. Pag may pinupoint na mali sa'yo, wala yan. Walang mali sa akin. Ganun agad. Parang hindi nakaka-stress. Minsan kailangan eh. What if siya yung tama? Oh. Kaya yon. So anyway, how many ito? Maganda.
How many are my iniquities? Parang si Jesus. Alam niya sinabi Jesus, who convinced me, who of you convinced me of sin? Chinalenge niya yung mga nagsasabi sa kanya kasi pinapalatangan siya. Wala namang maiturong mali niya. Ganun po yan, may nag-ganun ba sa inyo? Galit sa inyo? Eh, ba't yung ginaganyan? Ano, mali ko? Basta, hindi rin sasabihin. Kasi either wala or mali sila. Ganyan. So, tataka ka pag ganun. So, chinalenge si Jesus yung time niya, yung mga Pharisee, sabi niya, ano mo, mali ko? Ganun si Paul, si Job. Pansin niyo ba yun? How many are my iniquities and sins? So, ba't yung meron, may kinalaman ba dito? Ba't yung binibring up? Make me to know my transgression and my sin. Sabihin niyo sa akin, yung ibang mga hindi malinis yung intention, may mali yan, may ganyan yan, pero hindi mo sinasabi. Kasi pag sinabi nila, pag alam nilang mali sila, sila yung ma-expose. Sila yung magbibitaw ng, nagkakaroon sila ng tawag dyan, burden of proof. No? So sila patunayan mo mali yan. Ayoko na, basta galit ako doon, sirahin ko yung pangalan niya. Bakit nga? Hindi, basta. Doon di mo nasasabihin basta. Madalas siya mag-isinumalig yan, mag-invento yan. Out of thin air, okay? Kaya sabi dito, ito na yung title natin, kaya ito. Ito yung hinahanda akong preaching. Ayan, nag-automatic, biglang lumabas. Kasi meron akong hinahanda na preaching na ang title dapat is, ano ba yun? Yung umiiwas ka, yun. Ano iwas? Avoiding. Basta yung umiiwas ka, it is a sign of erring. Pag ikaw yung umiiwas, either ano, again, di lagi ah. Minsan, iwasan natin yung mga flat earth. Sige, ikaw na tama. Kaya mo na lang siya. Kasi walang kwenta yung usapan. Pero, yung matinong usapan, umiiwas kang sagutin. For example, bakit tinatanong ka ng legitimate question, ayaw mo sumagot? Bakit? Uy, usap tayo. Saka na. Ano, next week na, ano na lang kita, text na lang kita. Tatlong taon na nagdaan, wala pa rin, parang skeleton. No? Me waiting for, ano yun. Bakit mo tinatago yung mukha mo? Bakit ka nagtatago? Eh, basta di ba nag-uusap sila dito? Yan, sabi ko, pwede mong itago yung mukha mo. Lalala nyo yung description natin sa Diyos minsan, na tinatalikuran tayo ng Diyos. Nagsabihin, ayaw ka niya sagutin, ayaw ka niya kausapin. Pag may kasalanan ka, lalo na pag ulit-ulit, ayaw ng Diyos yan eh. So, negative po to. Pag ikaw, tao sa tao, sinabi mo may mali siya, harapin mo ako, sabi mo sa akin mali ko. Kaya po kahit po sa batas, mayroon pong ganyang batas. Sa Bible, ganun. Naalala niyo kay Lucius. Kasi yung si Paul, sa Roman law, may ganun. Alam ko, sa Bible, may ganun din eh. And then, sa atin, sa batas natin, yan, alam mo, isang mga batas dyan, pag ikaw, inukasahan mo yung isang tao, iahabla mo yung dapat mag-appeal ka dun. Di ba? Alam niyo yan. Kaya sabi, nalalaman ko yun saan eh. Pag hinahabla mo siya, may reklamo ka, tas, sige, schedule tayo ng hearing ha, wala ka dun, kala ko may ina-appeal ka dito, dapat galit ka dito, dapat i-push mo yung kaso mo. Pag hindi mo siya naharap, ewan ko sa'yo, either hindi importante sa'yo yun, o alam mo mali ka. Kaya nangyayari po dyan, kahit sa batas natin, pag hindi mo inaano yan, kung ako yung nag-aakusa sa kanya, tapos hindi ako umaatin, bandang huli, papalayain na yun. Eh, wala na pala yung nag-aakusa sa'yo eh. Ganyan na ganyan po tayo. Pag may nag-aakusa sa'yo, sige, pag-usapan natin, hindi, huwag na. Next time na. Huwag natin, hindi na kailangan. Importante ba yun? Kaligtasan? Doktrina yun eh. Alam nyo to, ganyan. Backstabber. Wherefore hidest thou thy face? Ba't ka nagtatago? And holdest me for thine enemy? Yun ang clue. Kasi kinalabang ka niya sa utak niya. Kalabang ko to. Walang pakailang kung maintindihan niya ako. Hindi, kalabang ko to. Bahala ka sa buhay mo. Nakuha niyo po? Kaya pag ganito yan, kaya paano pastor, kung talagang mayroon akong kinakaasara na hindi ko maintindihan, naasara ako sa kanya, isa pong responsibilidad natin yun nga. Sabi, isa sa mga ni-expect sa atin, magpatawad ka, di ba? At syempre, maging tama ka, huwag ka mag-uusga ng mali. So, kung mayroon kang kinakaasaran, alam mo yung muna kung ba't ka asar sa kanya. Kung tama bang maasar ka sa kanya in the first place. Amen? Ngayon, kung flat earther yan, okay lang yun. Huwag mo lang, ano, bakla. Ah, sabi mo sa akin, bakla. Pastor Ace, pag-usapan natin yun. Ay, ganun.
Ay, trans, yak, di ba? Haharapin ko pa yun. Bahala ka na, isipin mo ng tamang ano. Hindi kita usapin. Bakit kasabi ng Bible, wala na akong responsibility doon, reprobate na nga eh. Ngayon, sabihin sa akin ng iba yan, paano pag ganun? Kung hindi ka reprobate, may dahilan ka naman. Ikaw nga yung nagsasabi, pag-usapan natin, parang si Job. So kaya kahit kaharapan niya itong mga taong to, pwede po yun. Kaharap mo siya, pero yung mukha niya, yung puso niya sa'yo, sinaraduhan ka na. Huwag na, huwag niyo pong gagawin yun, ha? Huwag na, huwag niyo gagawin yun. Dahil wickedness yun para doon sa ibang, sa isang tao. At alam niya yun. Makikita niya yun. Anong klaseng tao to? Amen? Amen. Ganyan, kung talagang asal ka, alam niyo kung bakit ka asal. Okay? I-deal mo yun. Hindi naman sinabing, ano, kailangan mo i-deal yan today, tonight, next week, eh. Darating yan sa'yo, lalo pag nag-adult-adult kayo, pag mayroong mga naipon na galit, hindi mo maintindihan kung saan naggaling. Amen? Amen. Alamin mo, baka ikaw nga yung dahilan din. Kaya ka galit, in-expose ka pala, ayaw mo pahiya, tago ka ngayon. Eh pag, ay, nagtatago ka, no? Hindi! Ay, masabihin, nagtatago ako. Ah, gagawa lang ako kwento. Ganun ang style niyan. So medyo, ano na, no? Buhol-buhol na. Kaya sabi ko sa inyo, mga batid, iwasan niyo yung pag-sinungaling, obviously. Dahil pag nagsinungaling ka dito, minsan, kailangan mo takpan na naman yun, ang another kasinungalingan. Yung katotohanan, ganun yan eh, madali yung ano. Kaya nga kahit yung mga kasinungalingan ng mga false teacher, diba? Sabi, Pastor, paano mo nalaman yung ako? Eh, kung nagsinungaling yung Catholic for the 4,000 of years, paano mo nalaman kung kasinungaling sila? Nabuksan mo ba lahat yun? Hindi ko alam nila ng detalye, pero pwede mo yun. Pwede mo expose yun. Kasi may mga basic things eh. Sabi nga, alam nyo yun, nabanggit lagi sa inyo yung mga prophet eh. Paano nyo nalaman yun? Pag may mga bagay ka nalaman, mas makapangirin sa mga kasinungaling yung takit-takot dyan. Amen? Malim na tayo. Anyway, sige. Will thou break a leaf? Ito naman, nag-a-appeal na naman siya sa kanyang parang last time. Siya, may sakit na siya. May problema na siya. Tapos para pa siyang, di ba? Yung isang title natin, gusto ko lang balikan po, ha. Okay lang? Hanggang alas 6. 5:22 pa lang po. Para lang po makita natin yung mga title po ng Job, no? Dali, ha. Kasi paulit-ulit po yung team. Ano yung mga... Naalala nyo? Sino magaling? Yung mga team ng Job na... Yan. Ito yung ano, chapter 6, sabi niyan. Title po natin, Pity Should Be Showed From His Friend. So kung kaibigan ka, nakita mo nang nahihirapan, may pag-discourage siya, i-stress mo pa ba? And then yung chapter 7, Why Dost Thou Not Pardon My Transgression? Kung may kasalanan siya, hindi mo lang patawarin kung wala namang ma-accomplish kang tama. Yun na yun. Okay, so yun yung mga appeal. So gabi nito, will thou break a leaf driven to and fro? Kinukupa rin yung sarili niya sa isang dahon na, alam mo na, parang kung sanhipan doon na. Sobrang hina na kasi niya. And will thou pursue at for the dry stubble? Stubble, again, parang ano rin yan. Ano yung stubble? Parang yan din po yung hindi natin yung balat ng kung ano, no? Balat. So alam niyo na balat, pag kinuha mo ng prutas, yung balat, diyan oh, tuyo na, wala nang kwenta. So parang ganoon din si Job eh. So parang anong gagawin niyo sa akin? Titirahin niyo pa ako, parang ganoon. And then sabi niya, for thou writest bitter things against me. So ano mo nagsusulat sila? Ano yung bitter? Galit. So, galit sila sa Job, sinusulat pa nila. Baka pinapublish pa nila, kung ano man yan. Ito yung matindi po dito. Again, iwasan nyo po ito. Ginagawa nyo ito pag nagkaroon kayo ng sama ng loob sa isang tao. Gusto nyo talagang, gusto mong, alam mo na. Amen? Amen. Anong ginagawa nyo? Bakit ginagawa nyo dyan? Nakaka-relate ba kayo? Ang gagawin nila, dati, diba ginawa mo dati to? Ibabalik? Sabihin mo talagang loko-loko dati. Kunwari, ano ba? Ano ba? Dati, lakas mong asar eh.
10 years ago na yun, nagbago na siya. O kaya, ano pa, nung bata siya, malakas mang asal, o kaya ninakawan ka, for example. Ngayon, pag ninakawan, balik mo na kasi. Okay? O, basta ninakawan, binalik na. Hindi, nagnakawan ka pa rin dati. Masama yun, pero pag napatawad na, nakalimutan na, matagal na yon, babalik-balik mo pa yun. Ganun ginagawa sa kanya eh. Hinahanapan siya ng mali. Nung bata pa, eh, mga bata yan eh. Men, thou puttest my feet also in the stocks. So, stocks parang, alam yung stocks, like na lang ko sa Bible yan, parang, basta parang gapusan yan eh. Okay? Ginagapusan, pwedeng, ano man yan, sa puno or what, ginawa kay Jeremiah yan eh. Ibig sabihin lang, para siyang tinali, ginapos, and lookest narrowly unto all my paths. Ibig sabihin, marami siyang pwedeng gawin, eh, wala yan, eh, mali yan, eh, wala. Thou settest a print upon the heels of my feet. Ano yun? Para kang, sa panahon natin yung may tinatawag na ano eh, tawag doon, pag may, sa ano, pag nabilanggo ka, tawag doon, record, criminal record. Ano ba yun? Eh, lalo ngayon, pag digital ano na tayo, ay, dati, ganyan ka pala, may ginawa kang mali. Okay, sorry, nagbayad na ako. Ngayon, anong gagawin natin? Hindi, dati may ginawa akong mali. O, ano ngayon? Sorry na ako, napalusahan na ako. Hindi, dati may ginawa akong mali. Ganun po yung style nitong mga to. Iwasan niyo po yan, ha? Kaya nga yung forgiveness sa tamang tao, sa tamang pagkakataon, talagang nagkamali, nagsorry na, lalo pagkapatid mo. Huwag mo na, ngayon, dati ganyan kayo. Dati nag-backslide ka, ngayon, ganyan-ganyan ka, ngayon, kumayabang. Ganun pa. Tapos, and he as a rotten thing consumeth as a garment that is not eaten. So yun. So kaya yung tinutukoy niya, actually siya yan eh. So itong nagkakasala, obviously yung kaibigan niya, tsaka yung sinong nag-a-apply ito, para daw siya nang nabubulok itong kinakawawa nila. At consumeth, parang nilalamon, nakatulad ng nung panahon po kasi nila uso yan ngayon, alam ko din eh. Yung parang nauubos yung alam niyo yung mga garment nila, hindi ganun katibay. Nauubos, ba't nauubos to? Kinakain ng kung anong insekto. So, ganun kinukumpara niya yung sarili niya sa ganun. So, again, anong sinasabi lang dito? Huwag naman ganun. Amen? Amen. Lalo kung wala ka talaga maiturong mali. Ay, sarap ang asar eh. Sarap eh. Gusto kong bugbugin pa. Gulpi sarado na nga eh. Umiiyak na nga. Pero, huwag na. Amen? Ang lesson natin, isang pinaka-lesson talaga dito yung mga kaibigan niya nagkukunwari. Amen? Amen. Ginagawa siya ng mali. Sinasabi, wala akong mali. Makukunwari ka ba kung wala kang mali? Pero meron kang mali. Meron sinasabi, wala akong mali. Tinatago mo yung mukha mo. Kaya isa sa mga ako, nag-ano na ako sa inyo, natakot na ako, pero alam ko paulit-ulit mangyayari ito. May mga tao sa atin, darating, mawala dito. Amen? Amen. Wala mo sa hindi, pag lalo na, pag nagtago na yan, oh, madi ka na nag-church kung ano man yan. Silence. Basta, bahala kang mag-isip kung ano gusto mong isipin. Ang sakit nun, talk show yun sa pastor nyo. Eh, iba sa inyo, nakikidamay lang, salamat din. Amen? Pero, yun yun. Yeah, pero nakuha ko na yung formula dun eh. Sagot doon. Hindi lang sa mag-isipin. Kasi may isip at may isip mo eh. Kasi ganun tayo. Continuously gusto natin mag-improve. So kung may mali tayo or may posibleng mali tayo, iniisip ko yun. Baka naman yung pag-asa pa talaga yung mga bakla. Mali lang ako, di ba? Iniisip ko rin yun eh. So itingnan ko ulit yun. Kaya ang tatanong ko sa'yo, ano bang nakita mo? Bakit yung nasabi yan? Eh walang masabi. Eh tama ako. Ganun lang yun. Or whatever, na? So, amen? Amen. Oh, 30 minutes pa. Ilang minutes ako? 51. Sorry po, no? Sa 10 minutes. Pero, salamat. Natuto mo tayo sa ating quiz. Amen? Sana, again, yung nasa utak ko yung quiz nyo. Yung development nyo, yung growth nyo yung nasa utak ko. So, katulad ng inaral natin dito, si Job. Sana, yun din nakita nyo. Nag-uusap sila. Sana yung pinapahiwatig ng scriptures natin, tinuturo, iwasan natin yung mga pagkunwari, hipokrito, iwasan natin yung mali.
Okay, pag may pinagsisignal sa atin na mali tayo, harapin mo. Amen? Asal na asal sa mukha eh. Yung mukha-mukha lang yan. Maniwala ka, hindi ka saan sa mukha. Meron kang kinakaasaran. Either tinira ka niya sa palagay mo mali siya, edi kung mali ka, ikaw yung mature, harapin mo pa rin. Hindi siya yung tuluan mo. Tapos. Kung mali siya, kung ikaw naman yung mali, harapin mo yung mali mo, itama mo. Kasi hindi pa lang siya yung, hindi lang siya yung last na tao na makakaharap mong ganun. Amen. Anyway, sige po, let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong chapter again sa Book of Job. Napaka-lucid minsan pag hindi inaral lang gusto. But as we are asking you lagi, Panginoon, we ask, Lord, for your help. Makita namin yung mga aral at makita dito sa Panginoon na importanteng librong ito. I pray makita namin yung usapan nilang Job and friends later ng Panginoon kung paano sila usgahan. Alam na rin namin in summary, but I pray na ituro kami sa tamang direksyon nito, Lord. Kaya namin tindihin ito dahil alam namin yung context, yung ibang bagay, Panginoon. Ipambatid niyo na po sa amin yung sabihin. Alam, salamat sa bilang namin, Panginoon, sa mga nag-grow. Lalo kayo magtiwala sa iyong salita, yung mga simpleng quiz kayo na minsan matakasakit sa ulo. But ito po yung paraan din, Panginoon, na masaturate kami yung salita. At later, hindi na alam exactly kung ano yung sabihin ito, gusto sabihin sa amin about these things. Later po, dahil kami nag-exert ng time and effort dito, ay pwedeng gamitin, Panginoon, yung time na at least inalam namin, mga offering na yan, at kung anong ginawa ng yung mga chosen people at that time, Panginoon. So, ilang po, Lord, kayo mag-ingat sa bawat isa, Panginoon, sa another week. Kayo pong malulati. In Jesus' name we pray. Amen.